Kung nagbabalak ang mag-long ride or multi-day ride, ang mga bike bags ay isa sa mga kailangan mong i-invest. At hindi lang din sa long ride magagamit ito. Pwedeng-pwede rin ito pag ikaw ay nagbabike to work or kahit yung mga weekend chill ride. Lalo na kung may mga gusto kang daling gamit tulad ng mga tools, spare na inner tube, jacket, power bank, kung ano-ano pa na sa tingin mo ay kakailanganin mo para sa ride. Sa video na to, i-share ko sa inyo yung mga bike bags na ginagamit ko for touring and everyday use na rin. Hello, welcome sa channel. Magpapakilala muna ako, my name is Miko and I do create videos and document my cycling adventures, whether it will be a multi-day ride or just my Sunday chill ride. This will be my first sit-down vlog and gagawin ko tong video na to para i-share sa inyo yung mga bike bags na ginagamit ko for my adventures. Wala talaga akong permanent na setup. Palit-palit ako ng bag, depende sa mga kailangan kong dalhin sa araw na yon. Simulan natin sa handlebar bag, ito yung mga ginagamit ko. Ang number one kong ginagamit is itong Rootworks na handlebar bag. Gusto ko dito is yung hard shell na top cover niya. Mostly kasha na naman dito yung mga ginagamit ko for daily ride and Sunday na whole day ride. Kahit napagkakasya ko dito yung isang interior, yung shades, wipes, wallet, cellphone. And meron siyang integrated na rin na lagayan ng GPS mount sa top cover. Tapos ang nilagay ko dito sa right is yung bell. Then sa left is yung ilaw. Hindi siya waterproof pero it can withstand yung mga light rain. And minsan naman ginagawa ko dito is tinatanggal ko tong GPS ko. Tapos itong mga bungee cord na to, iniipit ko dyan yung rain jacket ko. Isang alternate bag na ginagamit ko naman is itong Abnormal handlebar bag. Pina-customize ko to para mag-match yung purple na color dun sa bike ko. And with this bag, kasha na rin naman yung mga kailangan kong dalhin para sa one whole day of ride. Spacious naman siya sa loob, meron siyang parang hard plastic para kumorte ng bilog. So, nakaporma pa rin siya. Ano siya, side pockets, tapos meron ding bungee cord dito para bahala ka kung anong gusto mong ipit kung kailangan mo. And by the way, local made pala itong bag na to. Kung tama pagkaalala ko, from Bulacan sila. I-PM nyo na lang sila sa page nila kung gusto nyo magpa-customize and para sa pricing na rin nila. Ang next naman is itong Sack-It bag. Same spec siya halos nitong Abnormal when it comes to size, pero mas mahaba itong Sack-It. Ginagamit ko ito mostly for long rides. And napagkakasya ko dito yung tatlong pares ng damit. Mga dry fit lang para syempre manipis. So ayan siya, iniipitan ko rin ito minsan ng chinelas pag wala na akong malagyan. So may dalawang side pocket, yung isa may zipper. Pwede mo na siyang gawing shoulder bag. Meron siya dito provided na mga lagayan ng straps. Hindi ko na nga alam kung nasan yung straps eh. And same as Abnormal, meron din siyang parang hard plastic sa loob para maging bilog lang siya kahit anong isaksak mong gamit. Ang next naman is yung top tube bag. Ang brand nito is Conquer, locally made din. And mga nasa, I think 5 years na rin sa akin to. Kitang-kita naman, iba na yung pagka-black niya, medyo grayish na. So talagang napakatibay. Kung matagal ka nang nag-outdoors, especially sa hiking, malamang kilala mo tong brand na to. Ang madalas ko nilalagay dito, phone or snacks. Depende kung ano yung kailangan mong easy access during the ride. Ang next na bag naman is feed bag. Ito yung bag na nakakabit sa handlebar and sa stem. So meron akong tatlo. Yung isa is yung stuff wrap, isa Conquer, and yung isa Conquer din na maliit na size lang. Ang maganda sa feed bag nito is kasha yung mga malalaking lagayan ng tubig like itong hydro flask. So ayan, pag kailangan nyo ng maraming tubig para sa adventure ride, pwede nyo gamitin itong mga feed bag na to. Kasha rin pala yung mga Nalgene na 1 liter. Ayan, testing natin. Ayan. Same sa malaking size ng Conquer, saktong-sakto rin yung 1 liter dito. Dito naman sa maliit, kasha dito yung mga Camelback na squeeze bottle. So kung di nyo naman kailangan ng masyadong malaking storage, this will do. And hindi naman necessary na tubig talaga ang ilalagay mo dito.
ikaw bahala kung ano yung kailangan mo para sa ride. Yung mga kailangan mo rin ng easy access, like yung mga snacks, phone, rain jacket. It depends, ikaw bahala. Next naman natin is yung mga frame bag. So meron ako na itong customized na full frame bag. Sinuka talaga to para sa bike ko. Gawa ito ni Sakit. No, hindi ko pa nauhugasan, meron pang mga talasik ng putik galing sa huling ride. Ang naging problema ko lang talaga dito, kaya hindi ko siya magamit gano'n ngayon, is yung mga velcro straps niya. Is parang nauubos tong mga furry-like thing na kinakapitan nito, kaya minsan madali na siyang matanggal. So hindi ko lang kung paano papagawa ko pa dito. Siguro baka pwedeng tapalan or palitan. Bahala na. Isa namang ginagamit ko pa is itong nabili ko sa Decathlon. Itong B-Twin na mini frame bag. Ginagamit ko to pag kailangan ko ng extra storage, pero gusto ko pa rin na may water bottle ako doon sa loob ng frame. Ito yung loob niya. So, meron siyang side pocket. Next naman natin yung mga saddle bag. And unang kong ipapakita sa inyo is itong Conquer saddle bag. Ginagamit ko to mostly for adventure rides and multi-day rides. Pagkakasya ko naman dito yung tent, or kung hindi tent, kahit mga apat or limang pares ng damit, plus yung chinelas, kasyang-kasya dito. Ang pinagkaiba pala nito sa ibang saddle bag is, ikakabit mo muna itong parang pinaka-frame dun sa saddle and seatpost. Tapos, dito mo ilalagay yung mga gamit sa parang dry bag eh, parang yan. Saka mo siya ipapasok dito. And hihigpitan yung mga straps. Ang dami ko na palang naipong saddle bag. Lima. So, unahin natin itong nabili ko rin sa Decathlon. Itong B-Twin. So, medium size na saddle bag. Then, meron pa tayong isa yung mas lagi kong ginagamit. Yung B-Twin din na mas maliit. Kasyang-kasya dito yung dalawang interior ko na 29er. Next naman is itong stuff wrap. Medium size na saddle bag din. Ito marami akong nalalagay dito eh. Napagkasya ko dito yung dalawang interior, shades, wipes, saka yung extra batteries ng GoPro. Ito naman yung Lizard Skins na lumang saddle bag ko na. Ang tagal na rin ito sa akin. Sayan, kupas-kupas na nga yung kulay eh. Ito lang ginagamit ko, lagayan lang ng interior. My next bag is itong, yan, mga panniers. I have two. Left and right. Ang brand nito is Conquer. Ang model is Dispatch. Usually, ginagamit ko to pag magka-camping and kailangan maraming dalang gamit. Kasi kasyang-kasya dito yung tent, yung tarp, yung cook set, yung stove. Hindi lang pala siya waterproof, so kailangan mo pang i-plastic yung mga gamit mo pag gagamit ka nito. Then, meron siyang zipper, then roll top siya. Medyo may kabigatan lang yung materials na ginamit, pero sure akong napakatibay nito. Kasi nung nagpag-good ride kami, naalala ko sumemplang ako sa may bandang La Union eh. And ang sumalo ng impact is yung itong bag na to. And nakala ko nga napunit or nasira. Pag-check ko, wala, nadumihan lang siya. Pero ako nasugatan, siya buo pa rin. And lastly is itong dry bag. Kung nagsistart ka pa lang and medyo tipid, actually kagana na to. Magkakasya na dito yung mga damit mo for 3 days. Tapos pwede mo na lang itali dun sa likod na rack. Share ko na rin sa inyo yung ginagamit kong rack for touring. Brand nito is Giant. Kung di ako magkakamali, ang model nito is Rack It Metro. Lightweight lang siya. Aluminum yung materials. Then steel itong mismong kumakabit dun sa frame. And since na-share ko na rin sa inyo yung rack, maganda, meron din kayo na itong bungee cord. Nabili ko lang to sa Shopee. Meron siyang dalawang hook sa magkabilang side. Then parang yan, meron siyang parang tatlong bungee cord na magkakadikit. So very useful to when it comes to multi-day ride. And that's it. Yun yung mga bag na ginagamit ko for my adventure rides. Siguro sa next video, gawa rin ako ng list or magbigay din ako ng mga tip para sa mga kung ano yung dinadala ko and kung ano yung mga essential para sa multi-day ride. And that's it. Dito ko na rin natapusin ang video. Kung nagustuhan nyo to, please subscribe and share nyo na rin.